So ang pag-usapan natin dito, sino ba talagang owner ng Itbulaga? So, yung Itbulaga is actually ang nag-isip dyan si Mr. Joey De Leon. Ito sa kusina yata niya na kuan yan, sabi sa nabasa natin, but ang nag-compose ng kantang Itbulaga is yung si Vic Soto. Ang sabi ng batas, kung sinong unang nagpa-registered. So, kung sinong unang nagpa-registered, sabi ng batas, ang Tape Corporation kasi, silang unang nagpa-registered sa Intellectual Property Office. But yung pina-registered nila is only Class 16, 18, 21, and 25 of the intellectual property. So ano yung Class 16, 18, 21, 25? Ibig sabihin, yun ang tinatawag na merchandising right. Ano ba yung merchandising right? MJ, yung jacket na kalagay dito, Itbulaga. Baso, may nakalagay dyan, Itbulaga. Binibenta mo yung baso, keychain, yun. Yun ang tinatawag na merchandising. Nagbibenta ka ng merchandise. Mm. Merchandising, right? It could be sombrero, it could be bag na may pangalan ng brand. Oh, brand. Brand. It's still a brand. Mm. Or kahit mga logo-logo dyan, that is merchandising, right? Mm. So, logo. Logo ng mga sa TV, that's merchandising, right? But hindi kasama doon ang entertainment right. Hindi kasama doon sa hawak ng tape. Tape, ang entertainment right. Because an entertainment right is actually Class 41 of the Intellectual Property Law. Class 41. So ano yung status ngayon? Si Mr. Tuviera, I don't know who is this Mr. Tuviera. This is my research. Nag-apply noong February 27, 2023. Nag-apply din siya ng word na Itbulaga brand. Under 16, 18, 21, 25, at sinama niya ang Class 41. So dalawa ang in-applyan niya, merchandise and entertainment rights. Nag-apply siya ng merchandise and entertainment rights si Mr. Tuviera noong February 27, 2023. This year. This year lang. Bago lang. O ilang buwan lang yun. Mm. Tapos si Mr. Joey De Leon nag-apply din. But ang in-applyan niya is Class 41. Entertainment right lang. Noong March 22, 2023. So, ibig sabihin, nag-apply pa lang sila. Kung tingnan mo yung facts ng story ng Itbulaga, walang owner ng entertainment right. Kasi nag-apply pa. Nag-apply pa lang si Mr. Tuviera, nag-apply pa lang si Joey De Leon ng, sa entertainment right. But with respect sa merchandising right, ang Tape Incorporated ang owner. After June 14, wala na rin owner ang merchandise. Wala except lang... pag nagpa-extend sila, di ba sabi ko? Ah, okay. Pwede magpa-extend 6 months before the expiration or 6 months after the expiration. So we will see, tingnan natin sa record kung nagpa-renew ba sila. Kasi I'm sure pag nagpa-renew sila, pwedeng i-approve yan, pwedeng i-deny. Basta sabi ng batas, until June 14, 2023, ang ownership ng Tape Incorporated sa Itbulaga brand, but refers only to merchandising right under Class 16, 18, 21, 25 of the Intellectual Property Law. Aba, so parang nakaano sila, Kuya Mark, nakalutang yung entertainment rights. Paunahan na lang kung sino mag-a-approve. Oh, paunahan na lang. Kasi sabi ng batas, ha, first to file rule ang mag-a-apply. First to file. So first to file, possible kay Mr. Tuviera, or possible kay Mr. De Leon, we will know. Basta, ang sabi ng batas, hindi yung sinong unang gumamit. Iba naman ang copyright sa trademark. Pag trademark kasi, sinong nagpa-registered, yun ang trademark. Ang copyright, the moment of the creation, yun ang copyright. Pwede ang owner ng copyright, yung for example, yung show ng Itbulaga, pwede yun ang owner nun. Sinong unang nag-create? Sino bang unang nag-establish dun? Maybe Tito Vic and Joey, sila, they are the owner of the copyright of Itbulaga. Kasi from the moment of the creation. Nag-start kasi ang Itbulaga in 1979. From the moment of creation, yung copyright. But ang trademark, ang ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. So, hanging pala, Kuya Mark. May the best man wins. So, sino? So, kung sabihin natin owner si... owner ang si Tito Vic and Joey. Ang tanong dyan. TVJ. If they are the owner of Itbulaga, we are talking of trademark, may certificate ba sila na silang owner? Kasi sabi ng batas, ang ownership of trademark starts
from the registration. It's true registration. Ang tanong, may registration ba sila? Wala. How about copyright? Possible. Kasi from the moment of creation. Kasi maybe they are the owner of copyright. Kasi from the moment of creation, yun ang copyright. But ang trademark is through registration. So pag registration ang pinag-usapan natin sa trademark o yung tinatawag na brand, under the law, tape incorporated ang owner. But limited lang sila sa merchandising right. Kasi ang pinaregistered nila, 10 years ago, ang pinaregistered nila is only class 16, 18, 21, or 25. Ibig sabihin, about merchandising right, hindi nila pinaregistered ang entertainment right. So walang owner as of today, walang owner ng entertainment right ng Itbulaga brand. So paano yun, Kermark? I-hearing. I-hearing yan. Papatawag both parties. May kaso pa yan. May debate pa yan kung sino talagang may owner. Dispute. May dispute pa yan. So who is the owner? Kasi more or less on MJ, patagal na kayo. 44 years na yata yung Itbulaga. Hindi pa ako pinanganak yan. So, oh, totoo. Hindi po pinanganak niyang word na Itbulaga. But bakit hindi niyo pina-register? Dapat pina-register niyo yan sa Intellectual Property Office, as a trademark, and also as a copyright. So, para at least to prove that you are really the owner of Itbulaga. Yes, but of course, sa lahat ng tao, alam naman natin na yung unang nag-isip dyan is Mr. Joey De Leon ng Itbulaga. Sa kusina yata nila naisip yan. Tapos, yung nag-compose ng kantang Itbulaga, Bula Apari hanggang Hulo, is actually Big Soto. Alam natin yan na sila. But ang issue dyan, who is the owner? Pag trademark ang pinag-usapan, sabi ng batas, the one who registered trademark. Ang copyright ang pinag-usapan from the moment of creation. So, ibig sabihin, kung issue natin dito is about kaming una. Yes, relevant yung kami ang una. Pag ang pinag-usapan natin yan, copyright. Kami ang una. Kasi, ang sabi ng batas, from the moment of creation, yun ang protection ng copyright. But kung trademark ang pinag-usapan, or yung logo, yung brand ang pinag-usapan, ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. I fulfill. Si Joe Anzu, kaya Mark, may tanong. So yung Itbulaga, copyrighted to Joey De Leon, but the trademark is with tape. Since sila yung unang nag-register, so sino may karapatang gumamit ng pangalan? Yan yung issue ngayon kay Ang Mark. Word, pangalan, ibig sabihin, logo. Logo. Or brand. Ang may karapatan na gumamit ng brand for merchandising purposes, tape incorporated. But for entertainment purposes, yun, wala pang owner. Kasi hindi pa naka-registered. Pending registration pa lang yung tinatawag na entertainment rights ng Itbulaga. So either TVJ or tape, kasi di ba lumipat na ng network yung TVJ. Yes. Yung tape naman may mga bagong host na ng show. So either of the two parties pwede pang gamitin. Ang for merchandising purposes, only tape can use it. Mm. For merchandising purposes, but for entertainment kahit sino pwede kasi nobody owns Itbulaga for entertainment purposes. For now, kasi pending pa lang ang mga application nila. Bakit ngayon lang kayo nag-apply na 44 years na yung Itbulaga, ngayon lang kayo nag-apply ng trademark in so far as the entertainment right of the brand. Siguro, Mark, sino ba naman din mag-aakala na hindi happily ever after ang ending? Kahit na, di ba? Kasi yung brand na yan, may value na kasi ngayon eh. Maybe 44 years ago, walang value yung Itbulaga. Nasa kusina lang yan. But ngayon, may value na yan. Yung Itbulaga, that's why I tanong, sinong owner? So, sino ang dapat gumamit ng word na Itbulaga? Pag batas ang pinag-uusapan, for merchandising purposes, yes, tape incorporated ang may right over the merchandise of Itbulaga until June 14, 2023, unless na i-renew or extend po ng IPO until June 14. Maraming salamat sa panonood. Sa naging usapin na ito ay malaya kayong magbigay ng opinion, suwesyon, dyan lang sa comment section sa baba. Maraming salamat. God bless.